Maging ang mga lokal na pamahalaan sa mga probinsya, pinaghahandaan na rin ang pagbili ng COVID-19 vaccine. Ang detalye mula sa host ng morning show ng GMA Mindanao at home with GMA Regional TV, si Argel Relator. Argel! Igan, 200 million pesos ang inilaang pondo ng Zamboanga City Government para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Narito ang aking Ronda Provincia. Naglaan na ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga City ng 200 million pesos na pondo para sa pagbili ng COVID vaccine. Ayon kay Mayor Ben Climaco, kapag nakabili na sila ng bakuna, prioridad na turukan ang medical frontliners at mga residenteng kasali sa vulnerable sector. Tomorrow we will be meeting with AstraZeneca so that we will be able to discuss the mode of procurement that will also help local government units as well because we really want to serve our public on the front line. Sa Cagayan de Oro City, may ipapatupad din na pagbabago sa pista ng itim na poong Nazareno. Sa halip na prosesyon, isang motorcade na lang ang gagawin ng simbahan. Naghanin ta sa city government na matugutan ta sa atong pag-motorcade sa Black Nazarene sa Vesperas, sa Friday, ay itunong nato sa curfew hours. Ay hanatid karaban around Toboy sa crowd. Magsasagawa naman ng localized translation ang Archdiocese of Davao na isa sa mga recipients ng replica image ng itim na Nazareno. Hinihikayat ang mga debotong dadalo na sumunod sa health protocols. O karong pitsa dibe, Sabado, amon isang immobile, mobile transfo. So, ang mga manakailan sa sakyanan, katong prescribed lang siguro, sa sakyanan duha, basta ma-meet na mo ang requirement sa gobyerno about sa social distancing. Sa Bacolod City, pinoproblema ngayon ng lokal na pamahalaan ang paglalagyan ng mga bibilhin nilang COVID vaccine. Pati na rin ang mga vaccination site na itatalaga. Sa Iloilo naman, pinoproseso na ng Iloilo Provincial Government ang pagpili ng posibleng magiging supplier ng COVID-19 vaccine. May budget silang 100 hanggang 200 million pesos para sa bakuna. Sa Pangasinan, naghahanda na rin ang provincial government sa pagbili ng COVID-19 vaccine. May nakalaang pondo raw ang probinsya para sa bakuna. Nakadepende pa rin po tayo sa national government. Kaya alam naman po natin na magkakaroon tayo ng allocation for the province po. Wala po pong nakastate na ito yung para sa bakuna, no? Pero po, ang guidelines po kasi mga galing sa national na sila muna ang bibili kasi exclusive muna po. Sa Cebu City, hinihintay naman ang desisyon ng National IATF kung itutuloy ang sinulog cultural presentation. I'm just waiting for the IATF ruling. If the IATF says na cancel the sinulog or postpone the cultural presentation, not a minute longer, I will immediately issue an order to cancel the sinulog. Nilinaw ng mayor na kahit may pahintulot na konseho at pirmado niya ang pagdadaos ng sinulog 2021, mangingibabaw pa rin ang utos ng Interagency Task Force. Well, even 50 people, even 20 people, 50 people that can be mass gathering because for you say mass, it's daghan. So 2,000 is I think more than enough to constitute mass gathering. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Abangan mamayang alas 8 ng umaga ang At Home with GMA Regional TV na mapapanood sa buong Mindanao pagkatapos yan ng unang hirit. Igan. Argel, balikan ko lang yung magiging aktibidad dyan sa Davao ng pista ng poong Nazareno para masisiguro na hindi ito dadagsain o masusunod yung ating health protocol sa localized translation. Igan, may coordination na ang mga simbahan at ang otoridad dito para masiguro ang social distancing at iba pang health protocols gaya na ipinatupad noong simbang gabi. Igan. Maraming salamat, Argel Relator.